Flywheelers, what's up sa inyong lahat dyan? Alright, power, RTRT, power, diba? Mainis yung mga naiinis. Alright, wheelers, alam nyo ba, may bago akong chika sa inyo ngayon. Katinang ulo ko. May bago akong chika sa inyo. Actually, kakabasa ko lang yun kanina. And gusto ko yung share sa inyo, baka hindi nyo pa nabasa. Yan, yung mga katulad kong late. Pagdating sa mga chikahan, dito lang kayo sa channel ko. Pag kayo yung mga taong nalilate pagdating sa mga issue tungkol sa mga showbiz, ganyan, dito lang kayo. Tumambay lang kayo sa akin. Samahan nyo ako, alright. Yung mga nagre-reklamo dyan kung bakit magalaw daw yung kamay ko, well, that's keep me going, baby. Diba? Kanya-kanya tayo, syempre. Kailangan ko igalaw-galaw yung kamay ko talaga para makapagsalita ako ng maayos. Diba? Eh, ganun talaga. That's me. Sorry kung hindi nyo nagugustuhan, pero wala na po akong magagawa. Alright. Power. Pero balik na tayo dun sa pag-uusapan sana natin. Kasi lumalayo na tayo sa topic yan. Yung topic natin dito is about chismis. Intriga yan. Pero alam nyo ba? O, diba? May kasabayan pa ako. Pero alam nyo ba? Ulit. Pero alam nyo ba? Na itong si Nadine Lostre at itong si James Reed daw ay kasal na pala. Or should I say, kinasal na pala. Hindi nyo alam, no? Hindi ko rin alam yan. Nagulat nga ako nung nabasa ko eh. Kasal na daw pala sila. According dun sa taong malapit sa kanila, hindi pinangalanan kung sino yon, pero ang sabi daw nito about sa issue ng Nadine ngayon, di ba? Nai-issue kasi sila na hiwalay na daw sila, ganyan-ganyan. At itong si Nadine ay umalis na daw dun sa bahay ni James. Pero ang sagot naman nitong malapit sa kanilang dalawa daw, yan, ang sabi daw niya, etong manok na to, nakikisabay talaga pa effort. Hindi, pero ang sabi nitong isang tao na malapit sa kanila, sabi niya is, paano maghihiwalay yung dalawa ay hindi pa sila annulled? Matatawag lang na hiwalay daw yung dalawa kung annulled na sila. Yan. So, anong ibig niyang sabihin doon? Di ba, pag annulled, dapat kasal ka bago ka ma-annulled. Alright. Annulled. O, oh, basta yun, bahala kayo dyan. Intindihin nyo na lang ako. So, yon. Pero, matagal na daw pala silang kinasal noong taong 2016 pa. Yan, noong kasagsagan ng On the Wings of Love. Yon. Nagpakasal daw sila sa US noong taong 2016 ulit-ulit. Sa US sila nagpakasal ulit-ulit. Kaya hindi daw pwedeng annulled yon. So, pag sa US ka kinasal, dapat divorce yung gagamitin mo, diba? Alright. Ganun ba yun? Hindi ko alam, may nabasa ko lang. Correct me if I'm wrong. Alright. Power! So, yun yung intriga natin ngayon. Hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi na kasal na yung dalawa. Pero ako, sabi ko nga sa mga video ko, hanggat hindi kinukumpirma ng dalawa kung kinasal ba sila o hindi, mananatiling chismis pa rin yan. At syempre, pag chismis, ayaw nating paniwalaan. Ganun din ako. Ayaw ko ding paniwalaan yan. Pero syempre, ang chismis, pwedeng paniwalaan ng iba, pwedeng hindi paniwalaan ng iba. Kanya-kanya yan. Pero ako, hindi pa ako naniniwala na kinasal sila. Kasi, hindi nang galing sa bibig nila na sila ay kinasal. Nasa inyo na kung maniniwala kayo, hindi. Pero syempre, para sa mga Jadine fans yan, masayang balita yun kung totoo man yun, di ba? At syempre, as usual, abangan na lang natin kung ano yung masasabi nung dalawang involved sa issue na to, yan. Kung magsasalita man sila about dito, kung sasagutin man nila yung issue na to, antayin na lang natin sila. Alright, so hanggat wala pa, manood muna kayo sa channel ko. Alright, yan. Panoorin nyo lahat ng mga i-upload ko para sabay-sabay tayong malate sa intriga. Alright. Power? Power. Yan, so, all is well. Bye!